Magandang umaga at narito naman ang nilalaman ng ating severe weather bulletin hinggil nga sa tropical storm na si Ursula at pinalabas natin itong weather bulletin kaninang alas 11 ng umaga. So, kanina nga madaling araw ay tuluyan ng pumasok ng eastern boundary ng ating air responsibility ang tropical storm na may international name na Panfone at binigyan natin ito ng local name na Ursula. At kanina namang alas 10 ng umaga, si tropical storm Ursula ay tinatayang nasa layan ng 790 kilometers east-northeast ng Hinatuan, Surigao del Sur o sa layang 870 kilometers east ng Surigao City, Surigao del Norte. Taglay pa rin ni Ursula ang lakas ng hangin na umabot ng hanggang 65 kilometers per hour malapit sa gitna nito at ang pagbugso ng hangin ay posibleng ang umabot ng hanggang 80 kilometers per hour. At ito ay kumikilos pa rin sa direksyong west-northwest sa bilis naman na 30 kilometers per hour. So bahagya itong bumilis kumpara kaninang umaga nga na around 25 kilometers per hour lamang yung tinataya nating pagkilos. At sa mga oras na ito, nadagdagan po ang lugar na may tropical cyclone wind signal. Nakataas ang wind signal number 1 sa lalawigan ng Sorsogon, sa Masbate kasama ng Antikaw Island, sa Eastern Samar, Northern Samar at sa Samar, sa Biliran, sa Leyte, sa Southern Leyte, sa Northern Cebu, particular na sa Carmen, Asturias, Tuburan, Katmon, Sogod, Borbon, Tabuelan, Tabogon, San Remigio, Bogo, Medellin, Daan Bantayan, Bantayan Island, Camotes Island. Sa Central Cebu, kasama na dyan yung mga lugar ng Balamban, Talisay, Cebu City, Cordova, Lapu-Lapu, Mandawi, Consolacion, Liloan, Compostela, Danao. Sa Northeastern Bohol, particular na sa Inabanga, Danao, Dagohoy, Pilar, Gindulman, Anda, Kandihay, Alicia, Benavista, Getafe, Talibon, Trinidad, Bien Unido, San Miguel, Ubay, Mabini, at sa President Carlos P. Garcia. Ganun din sa Dinagat Island at sa Surigao del Norte, kasama nga yung Siargao Island po agad ang ating weather situation. Now, ito yung forecast track natin as of the weather bulletin ngayong alas 11 nga na umaga. Ulitin natin, kaninang madaling araw pumasok ng eastern boundary ng area of responsibility ng bagyong si Ursula at ngayong alas 8 nga ng umaga ay patuloy itong kumikilos palayo ng eastern boundary at west-north-westward direction. Sa loob ng 24 na oras o bukas po ng umaga, inaasahan natin na ang bagyong si Ursula ay tinatayang nasa line dahil sa lawak ng bagyong ito umabot ng more or less 500 kilometers ang diameter, posibleng bukas ng umaga sa ganitong lokasyon ay apektado na nga yung ilang areas na nabanggit natin kanina. At sa loob naman ng sa umaga naman ng December 25, inaasahan na in between December 24 ng umaga hanggang December 25 ng umaga, tatawirin ito. Pagkatapos mag-landfall dito sa may bandang Eastern Visayas, ay tatawirin nga itong ilang bahagi ng Central Visayas at maapektuhan din yung ilang bahagi ng Bicol or ng Southern Luzon area. At pagdating naman ng Thursday morning, inaasahan na tuloy na itong lalayo sa landmass ng ating bansa. At sa pagdating ng Friday morning, halos nasa western boundary na ng ating air responsibility at posible na bago pa makapananghali ng Biyernes ay tuluyan na itong lumabas nga ng PAR. At sa Sabado ng umaga, inaasahan nga na totally nasa labas na ito sa layong 325 kilometers north ng Pagasa Island, Palawan. So kaninang press conference, pinakita natin yung posibleng dami ng paulan na mararanasan ng ilang bahagi ng Southern Zone, ng buong Visayas at ilang bahagi ng Mindanao habang papalapit at habang tumatawid nga itong bagyong si Ursula. So maaring madagdagan pa. Initially inaasahan natin buong Eastern Visayas, nakararaming bahagi ng Kabisayan, ilang bahagi ng Kabikulan at ilang bahagi ng Mindanao bukas hanggang ngayong araw, bukas bali December 24 Tuesday, at sa Wednesday naman nag-shift yung maraming paulan from the eastern part ng Visayas papunta naman dito sa western part ng Visayas, kasama na nga dyan yung ilang bahagi ng Southern Luzon at itong posibleng makaranas din ng pag-ulan itong Metro Manila. So balit may posibleng rin tayong maranasan ng pag-ulan, although isolated cases lamang dito po sa may bandang Mindanao area, but not necessarily associated with tropical storm Ursula. So ano nga ba inaasahan natin? Sa pagitan po bukas ng umaga, December 24 hanggang December 25 ng
umaga, katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan sa Dinagat Island, Siargao, Bukas Grande Island, buong Eastern Visayas, sa lalawigan ng Sorsogon, Masbate, Romblon, Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Guimaras at sa northern portion ng Cebu at Negros Oriental. Ito na po, in between this period, iyon na yung landfall at pagtawid nitong bagyong si Ursula dito nga sa ilang bahagi ng Visayas at tatamaan niyo ilang bahagi ng Southern Luzon area. Samantala, yung mga lugar naman na halos nasa outermost periphery ng bagyo ay inaasahan na makakaranas ng light to moderate na paulan, intermittent heavy rains, sa lalawigan ng Quezon at sa natitirang bahagi ng Kabisayan, Bicol Region at Surigao del Norte. Inulit natin, itong rainfall scenario na to simula po bukas hanggang sa December 25 ng umaga, Wednesday morning. Kaya patuloy pagpapala natin sa ating mga kababayan pa rin, lalong-lalo na yung mga naninirahan po malapit sa mga babang lugar, gilid ng bundok, maging alerto sa mga posibleng pagbaha at pag-uho ng lupa. At patuloy nang makipag-ugnayan sa kanilang lokal na pamahalaan at disaster risk reduction management officers regarding sa disaster preparedness and mitigation measures beginning today. Dapat may ugnayan na po yung local community with the... Samantala, Gio, at ang araw.